at tinitignan ngayon ng PNP kung aksidente o nagkaroon ng negligence ang pulis na nakabaril dito sa biktimang si Edwin Armigo. Hiling naman ang pamilya Bernadette na magkaroon ng independent investigation ang NBI. Labis ang pagtangis ni Nanay Helen Armigo dahil sa sinapit ng 18 anyos na anak na si Edwin Armigo. Kahapon, nabaril si Edwin habang nagsasagawa ng police operation kontra Tupada ang Valenzuela PNP sa Phase 5 Assumptionville sa Barangay Lingunan. Sa pahayag ng Valenzuela PNP, nang agaw umano si Armigo ng baril sa pulis na si Senior Master Sergeant Christopher Salcedo, kaya siya nabaril. Bubunuan sila lahat eh. So itong isa, si Sergeant Salcedo, meron siyang hawak na suspect. Iba yung hinuhuli niya eh. Okay. So lumabas ito, dumikit sa kanya, yung inagaw yung baril niya. Sa point na nagagawan, doon pumutok. Nag-scaffold sila. Pinakamahina nun is manood siya doon sa Tupada or hindi mo alam kung siya ay tumataya. Hindi natin ma-establish yung... Taliwas ito sa pahayag ng pamilya ng biktima. Hindi rin lubos maisip ni Nanay Helen kung paano nabaril ang kanyang anak na may autism. Sabi nila nang agaw ng baril, pero hindi magagawa ng anak ko yun kasi ang laki ng pulis eh. Paano maagawan ng baril yun? Paano makaagaw yung anak ko? Itutulak niya lang yun. Tinutulak nga lang ng kalaro yun, talsik na eh. Siya pa maagawan, di ba isang pulis siya? Ang daming training pagdaanan bago ka maging pulis. Paano niya masabi na nang agaw ng baril yung anak ko? Dagdag pa ng ina, kausap pa niya si Edwin sa labas ng kanilang bahay kahapon ng tanghali, pero bigla itong umalis. Sabi ko, nakdiyaan ka lang. Hinawakan ko yung hita niya dito. Tapos hindi ko na malayan, nagkwentuhan kami ng ama niya, biglang nawala na lang siya. Pag ganyan daw ng anak ko, may pulis na nakaharang, isang pulis na gano'n, nabulaga yung anak ko. Ginanon daw ng anak ko, ay yung pulis, ginanon yung anak ko, tapos itinutok ng baril dito. Yakap-yakap niya. Ang tanong ko nga, bakit niya binaril yung anak ko, iniyakap-yakap niya na. Kapalipad po kami. Kaya po, kailangan po namin is NBI na matulungan kami. Mayroon po siya magsalita po. Takot po kasi sa pulis yun man. Maski sa baril, paputok, di niya nalapitan. Maski sa kitlat, takot din yun. Pag sa autopsy po, malalaman po yun. At ilabas na po yung tama na pangyayari. Ayon naman sa isang testigo na tumangging humarap sa kamera, tinangka pa umano na bit-bitin ang katawan ni Edwin malapit sa tupadahan kung saan isinagawa ang police operations. Nakuha lang na doon nakahiga, tapos dumapit niya yung sandong na hawak niya dito sa damit. Pagkano, binaba niya ron, pagkaraan yung baba niya, lang yung police, inubaran na ng damit. Kinaladkad pa nilang anak ko papunta dun sa patubahaan, yung sabungan ng mga manok, kinaladkad pa dun. Tapos pagdating dun, ginanon, inubaran ng damit, walang damit yung anak ko. Buhat-buhat ng anak ko, si Erwin papuntang ospital ng Karuatan. Pero bago nadala yun, yung anak ko doon, Esko, sabi niya, parang awa niyo na, tulungan niyo ang kapatid ko. Kasi isang special yan, bakit yung binaril? Isang special. Tapos yung pulis daw, nagganon na sa ulo, napaganon sa buhok. Hindi rin makapaniwala ang guro ni Edwin sa pahayag ng mga pulis na nangagaw ito ng baril. Tahimik anya, mabait at masunuri na estudyante si Edwin. Sa 10 years ko pong nakasama si Edwin, never siyang naging aggressive. Ever. So kaya talagang nalulungkot ako na meron siyang naging ganong nakasangkutan. So si Edwin ay kuya ng aking mga pagdating po sa kanyang behavior, wala akong masasabi kasi tahimik lang naman yan. Tsaka yan ay laging bumabati sa lahat ng teachers sa Lingunan. Nagbe-bless. Sa ngayon, hinihintay pa ng pamilya na mapa-autopsy ang bangkay ni Edwin. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa pamilya para sa kanilang mga pangangailangan. They're requesting for an independent investigation. Hindi, wala namang kapasidad ng LGU, so ang request nila NBI. In the process of requesting the NBI, yun ang naging primordial namin na concern is to make sure na mailibing na maayos. And we will make sure na matulungan sila. Para naman kay Colonel Haveria, hindi pa anya niya masasabi kung aksidente ang nangyari.
Meron siyang negligence o kung meron siyang mali na ginawa, doon natin i-establish yun. Eh kung talaga naman ang agaw ng baril, yung 18-year-old, hindi tama. Pero kung siya naman ay walang ginagawa doon, tapos ginawa na action ng police natin, pero more or less, siyempre, mananagot yung police natin. Yung police na yun, gusto ko managot yung police na bumaril sa anak ko. Lahat po, parang awa nyo na lahat tayo. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo yung anak ko. Mahal na mahal ko yun si Edwin Arrigo. Parang awa nyo na. Kasalukuyan naka-restrictive custody si Salcedo sa Valenzuela PNP. Bernadette, inihahanda na ang kasong kriminal at administratibo na isasampa laban dito sa pulis na nakabaril sa biktima. At nauna na rin sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na magsasagawa rin ang investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP dito sa insidente nangyari.